Lagi kayong magkasama niya ni Amira. Ano ka, anino niya? Bakit hindi ko naman pinapabayaan yung kasal natin, ah? Umayag si Alinger na magbigay ng statement sa police. Pupunta ka, mag-isa? Wala kang bodyguard, ah. Kasamaan mo na ako ni Alex. Nilinis mo na ba yung dapat mong linisin? Visit ko na yung Alinger. Good. Masalamat ka. Tumatanggap na ako ng ibang bayan. Hindi naging madali mga pinagawa mo. Salamat ka. Hindi ko ugaling sa buko. Patalakan magulang ko! Okay lang ba talaga, Alex? Baka maghalit si Amira. Alinver, na okay lang, ma. Nakalipas na po yung 6 na taon. Gusto ko lang po malaman yung nangyari kay tatay. Yung araw na matay ang tatay mo, bago magkasunog, may nakita akong babaeng tumakbo palabas galing sa bahay niyo. May kausap yung dalawa. Yung matandang babae. Ang maging problema pa to. Di bale, ako nang bala. Isang bala lang to. Kahit ano pang gawin ng Amirang yun, hinding-hindi niya makakamit yung hustisya para sa tatay niya. Hindi mo nga sabihin doon sa hipag mo na alam ni Amira may kinalaman siya doon sa pagkamatay ng Crisanto? Hindi pwedeng malaman ni Maxine yun. Dahil kung malaman niya, mapapraning lang siya. At baka ilaglag niya pa ako. Ano yan? Inis ka na? Huwag mo muna ubusin yung lakas mo. Kasi nagsisimula pa lang tayo. Marami pa tayong dapat gawin. Diyos ko po, bakit nila pinatay si Virna? Kahit ako nga din lang, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Sasamahan po dapat namin siya papunta sa police para magbigay ng statement tungkol sa pagkamatay ni tatay. Pero huli na. Ano ba itong nangyayaring to? Napakasama ng taong gumawa nun. Eh, ang bait-bait ni Virna! Dali, ipagdasal natin siya ha. Kukunin ko muna yung novena ko sa patay. Sino? Mira, hindi mo na dapat pinento sa lola mo ang tungkol kay Virna. Bakit naman hindi, Magnolia? May koneksyon ang pagkamatay ni tatay sa i-report ni Aling Virna. Manugang lang ni lola si tatay. Pero pinuring niyang anak. Kaya may karapatan siya na malaman ang mga nangyayari. Pero mas mahihirap pa tayong kumilos kung bawat galaw mo ibabalita mo sa kanila. Ayoko na kasing dagdagan pa yung mga sinisikreto ko sa pamilya ko. Pero pwede silang maging balakid sa mga plano natin at sa plano ni Marie Makiling. Magnolia,
kapag tungkol sa plano natin, makikinig ako sa'yo. Pero kapag tungkol sa pamilya ko, wala kang karapatan makialam. Kailan lang nalaman namin kay Aling Vera na nandun si Maxine sa Oriente nung namatay yung tatay niyo. Tapos, bigla na lang pinatay si Aling Virna. Parang nakapagduda naman yung timing nun. Rose, paano kung si Maxine na nag-utos na patahimikin si Aling Virna? Paano naman nakakasiguro si Aling Virna na si Maxine ngayon nakita niya? Unless, nakuha na niya na picture. Na-videohan pa niya? Unless, may sapat siyang ebidensya. Kung wala, puro suspecha lang meron tayo. Yan ka na naman, Rose, eh. Pinapairal mo na naman yung pagiging PBI agent mo. Pairalin mo ngayon yung pagiging Rose Lirio mo. Naalala mo nung araw ng sunog, may lalaki ako nakita umaaligid sa bahay niyo. Hoy! Hoy! Bumalik ka dito! Alex! Hoy! Sino ka? Sino ka? Sino ka? Magpakilala ka! Hoy! Hoy! Ano bang gusto mong marinig sa akin, Alex? O sige. Oo, merong eyewitness na nagsabi na nakita niya si Maxine nung araw na namatay si tatay. Pero wala naman siyang formal na affidavit eh. Tapos yung lalaki na nakita mo, nalaman mo ba kung sino? Tsaka isa pa, bakit naman papatayin ni Maxine si tatay? Anong motibo niya? Paano ako may kinalaman si Maxine doon? 6 years ago, sino bang pinakamalapit sa kanya? Eto yung mga bago mong kapatid. Yung best friend niya na si Portia at yung lalaking pinakasalan niya na si Seb. Alex, hindi naman kasi pwedeng haka-haka lang tayo eh. Oo, gusto ko ng hustisya para kay tatay, pero mayaman at saka makapangyarihan ng mga tera. Kailangan meron tayong sapat na ebidensya para mapatunayan natin na meron talaga silang kasalanan. Milen. Lumalala yung kondisyon mo, ah. Bakit natin subukan yung pagpapagamot na nirekomenda ng bagong doktor mo? Oo nga, may kamahalan. May pera naman tayo, eh. Alin? Yung bagay ni Ma'am Portia? Hindi ba nagkasundo na tayo na hindi na natin gagalawin yun? Buhay ni Crisanto yung naging kapalit noon. We need to make sure na walang matitirang ebidensya. Kailangan ko po yung tulong niyo. Please. Please. Make it look like an accident. Sunugin niyo po yung kubo. Anong Portia? 3 million. Kita na 3 million. Just clean up all my problems. Nabawasan mo na yung pera na yun noon. Halos kalahating milyon yung nagastos natin nung nagapit tayo. Pero ngayon, kahit ikamatay ko pa, hindi ako papayag
na gamitin niya natin yung natitira. Hindi nga alam kung bakit tinago mo pa yan eh. Dapat nga ibalik na natin yan kay Ma'am Portia. Pilin naman. Pagbinalik natin yung kay Ma'am Portia, bakit tuloy tayong kaaway nun? Hindi natin alam kung ano pwede niyang gawin sa atin. Isa pa si Rose. Ano mararamdaman niya pag nalaman niya to? Baka yun pa ikasira ng relasyon nila ni Alex. Ang gusto ko lang naman kasi matahimik na tayo. Baka nga dahil dyan sa pera na yan, kung ba't hindi ako gumagaling, Luis. Hinakaan na ako ng konsensya ko eh. Hindi ko na kaya. Pilin. Sa sitwasyon natin ngayon. Ay! Ito na yung pinapabili niyo. Lagi mo doon. Salamat na. Ay, Poy, ayusin mo na yung bawang, ha, at sibuyas. Saka yung ibang sahog, paldo sa lulutuin ko bukas. Sige po, Nay. Nay, huwag niyo po kayo magluto. Maka mapagod kayo niyan. Oo nga naman, bilin. Oo nga po pala, Nay. Kamusta po pala check-up niyo, Nay? Ano pong sabi ng doktor? Ay, okay naman, Nak. Kaya lang may gamot na nirekomenda yung bagong doktor, eh. Tapos, meron pang therapy. Kaya kailangan bumalik. Nasa 800,000 din eh. Apat na session. Mahal naman nun. Tay, pag-usapan natin. Meron pa naman akong pera eh. Yung mga naitabi ko, pwedeng yung gamitin natin sa down payment. Tapos yung mga susunod eh, nagawa ko na lang ng paraan. So, babawasan mo yung ipon mo? Eh, di ba para sa kasal mo yun, anak? Nay, napag-usapan na namin to ni tatay. Ha? Nasa magpagaling lang kayo. Yun lang importante. Bili lang ako mantika at kalimutan ni Popoy. Nay, saka pupunta? Uuwi na. Eh, daya niya naman eh. Sabi niyo, bibisita lang tayo kay Nanay Isin. Tapos yung pala, dito niyo ako dadalhin. Nag-usap na kami ng mga anak mo. Nakapag-desisyon na ka na dapat, simulan mo na yung treatment mo kay Doc Champson. Tsaka, nakaschedule na tayo sa klinik niya eh. Tara na. Ayoko nga eh. Bakit naman marunong pa kayo kaysa sa akin? Nay, di ba nag-usap na tayo? Ang pera lang yung problema, di ba? Ako na nga po yung sasagot. Wala na ba talaga akong karapatan na mag-desisyon para sa sarili ko, ha, anak? Kapag ako, hindi nyo hinayang umalis dito. Mag-iskandalo ko. Bilin naman! Bilin! Nay, bakit? Nay, bakit po? Bilin? Nay! Nay! Bilin! Bilin! Nay! Nurse! Nurse! Doc! Nay! Bilin! Nay! Alex. Rose. Kamusta si Nanay Bilin? Kasama niya si tatay sa loob. Isa lang daw kasi yung pwede pumasok eh. Kailangan ba daw siya i-confine? Hindi naman. No blood lang daw siya kaya medyo naimatay. Pero pag naayos na yung BP niya, baka pwede na daw siyang pauwiin. Buti naman. Buti na lang, ganun na yung nangyari kay nanay. Kasi baka pag medyo malapa yung pakiramdam niya, hindi ko alam kung baka hindi na maging sapat yung ipon ko. Halos kailangan ko na talaga maghanap ng trabaho. Iniisip ko nga, mas iniisip ko mag-apply kay Amira. Kasi di ba, nabaril yung bodyguard niya. Pansamantala lang naman to, Rose. Di ba pwedeng maghanap ka ng ibang trabaho, yung mas permanente? Rose, maniwala ka sa akin. Ginawa ko ng lahat, naghanap na ako. Pero hindi ko alam eh, ang hirap ata humanap talaga ng trabaho ngayon. Ito na lang naiisip kong paraan. Ikaw,
kay Nanay Belen. Ito, sige. Salamat. Salamat. Alam ko na iintindihan mo. Salamat. Pero tandaan mo, ha? Hindi ako komportable sa gantong setup. La, alis na po ako. Uy, nagmamadali ka yata. Ay, hindi naman po. Halika, magdasal muna tayo. Sige po, La. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, amen. Panginoong Diyos, naway gabayan niyo siya sa lahat ng kanyang desisyon sa ginagawa sa kanyang buhay. Panginoon, kayo na po ang bahala sa aking apo. Amen. Napakaswerte mo, Mama Mira. Madasalin ng lola niyo. Naku, lagi kasi akong nag-aalala sa'yo, Amira. Eh, lalo na ngayong ang daming nangyari sa pamilya namin. Kaya huwag mong kalilimutan, ha? Laging hihingi ng tulong sa kanya. Hmm? Oo naman, La. Paano, alis na po ako, ha? Ay, sandali lang. Eh, paano yan? Sino ang bodyguard mo? Naku, La. Naka-apply lang ho. Kapag nakita niyo kung sino siya, sigurado akong mapapanatag ang loob niyo. Ako, sino kaya yung sinasabi mo yan? Hello? Ay! Magandang araw po, Lola. Ano, Amira? Saan tayo? Sandali. Itong bago mong bodyguard, ha? Pansamantala lang po. Ay, naku, Amira. Gawin mo ng permanente to, ha? Tama ka, tama ka. Ngayon, mas panatag ang loob ko. Oh, sige, ha? Ay, siguraduhin mo, ha? Hindi malalagay sa pahamak yung aking apo. Ay, posible po yun, Lola. Mas madalas ko nang makikita ang anak na nakapatay sa'yo, mahal ko. Pag-usapan natin ito para mo nang awa, Amri. Umayag na si Alex na tumulong sa paghihigante sa mga tera. Kapag napabagsak na namin ang pamilyang yun, ang mag-amang De Los Santos naman ang isusunod ko. Uy, Frenny! Thank you at tinaanan niyo ko, ha? Gustong-gusto ko talagang makatulong dun sa mga dating kabarangay niyo. Wala yun, Dinos. Ikaw pa ba? Grabe yung daan. Scary. Dinos, pagdating natin doon, i-check mo yung kailangan ng ibang tao, ah. Baka kasi maging sobrang busy tayo sa pagbibigay ng mga gamat, hindi natin mapansin kung ibang pangangailangan nila. Walang problema, Frenny. I got that. Diba? Hirap ng daan dito. Nandito talaga dito. Sabi nga ni Mang Esto, mahirap makapunta dito yung ambulansya, eh. Kahit nga signal, wala sila doon. Ay! Ano nangyari? Dali, titignan ko. What's that? Naku, patay. What happened? Ano, Alex? Paano yan? Balahaw ata tayo. Grabe naman kasi mga daan dito, eh. Maka naman may mga tao. Teka, gawa ko ng paraan. Dito muna kayo. 400 dito, eh. Parang ang lalim ng pagkalubo.
Kaya magdala? Ha? Magdala? May outfit? Bag, heels? No way! Bagay naman. Nice view. Tabi kayo ah, baka dumiyan kayo. My outfit! Oh, Alex! Ayaw talaga eh. Pasensya na, mga matatagalan tayo. Siguro tumira dito. Isip ko yung buhay natin dati. Hoy, Lirio! Hindi ka naman nakikinig sa mga sinasabi ko eh. Pasensya na. Sinusubukan kong tawagan si Alex. Oh, eh bakit hindi mo tawagan yung kapatid mo? Sama bang magduda, ha? Depende. May tiwala ka ba kay Alex?